guys. Good evening. So, yung gabi na dito. Si RG kakatulog lang din. At saka, pasensya na kayo kung di ako nakapag-upload. Kasi si RG, hindi maganda yung pakiramdam niya. Grabe, iyak talaga siya. Nangiyak eh. Alam mo yung tawag dito ay na gusto mo magluto, hindi ka makapagluto ng maayos. Kasi si RG, nagpapakarga talaga siya. Kung kinakarga mo siya, okay naman siya, di siya umiyak. Pero pag ibaba mo siya, iiyak. Talagang mapapansin mo talaga hindi maganda yung pakiramdam niya. May ano siya, may sipon, ubo, at lagnat. Si Ari naman, ubo at sipon. Si Ayman naman is, yung hindi naman masyado yung ano kay Ayman, okay lang naman siya. Actually, gising pa si Ayman. Si Ayman gising pa siya, kami dalawa na lamang yung nagising. Si Arlene at si Kasi Aji tulog na. So, yun nga guys. Natawa kami kanina kasi, na Ayman dalawa. Kasi kanina umaga doon, hindi umaga tanghali. Kaninang tanghali doon kami kumain sa, ano sa, tawag doon sa Badasal, oy. Doon kami kumain, tapos, kaninang gabi din, doon din kami kumain. Kasi nga, sinabihan kami na huwag daw kami magluto dito sa bahay. Pagkagabi doon rin kami kakain. So, pumunta din kami kanina doon. Nakauwi kami siguro dito mag-aalas 9 ng gabi. So, yun nga. Tapos, habang nagtambay kami doon, pagkatapos namin kumain, nag-ano muna kami, chika-chika muna kami saglit ng tao dito eh. Parang kung sa Bisaya, pag-agaw sa kumbana ba? Inana ba? Babae po dito siya. Naabod siya anak, no? Mas lami lagi na mas kuan dyan ang pag magbisaya, gani kadredritso ang imusulti. Kaya pag magtagalog dyan, no? Nahadyo ko ang Tagalog na makalimtan niya muna yung uban nga din na yung makalimtan. Inana ba? So, pasensya na nagbisaya ako. So, yun nga, guys. Habang nag-uusap kami, tinanong ako nung dalagita. Dalagita na yung kausap ko nga kung katsikahan ko. Sabi niya sa akin na, Auntie, may naririnig ka ba pagkagabi? Naririnig na ano? Kasi, anong daw dito, naririnig na yung parang nagtatambol ba? Alam mo yung, basta yung nagpa-party-party, nagtatambol-tambol. Tambol may tao doon niya yung kakatukatukin mo siya. Basta, oo, yun na yun. Tambol. Oo, tambol nga, sa Bisaya. Sa Tagalog, ewan ko lang kung ano sa Tagalog yung tambol, ha? Oo, basta yun niya sabi niya sa akin. May narinig ka ba? Sabi ko naman, wala naman. Bakit? Ako kasi may narinig ako. Halos gabi-gabi yan. So, may narinig ka? Sabi ko sa kanya. Parang curious din ako sa mga ganyan eh. Sabi niya sa akin, oo, kada gabi talaga yan, sabi niya sa akin. Tapos di mo tinignan kung saan banda? Sinabi mo ba sa papa mo? Sabi ko sa kanya, oo, tinignan din nung ginising ko nung may isang beses na ginising ko yung papa ko na ayan, may nagtatambol sa labas, yung ganun. Pero tinignan ng papa ko, wala naman daw, sabi niya sa akin. So, baka ano lang, baka dyan lang sa likod nyo. Hindi, sabi niya sa akin. Hindi, dyan talaga sa may maisan. Sa may maisan daw talaga dito guys. Yung parang, basta dito sa likuran namin, maisan naman to, diba? O baka doon sa side, doon sa bahay ni na auntie, sa likuran siguro doon. Kasi mas malapit yung bahay nila doon eh. Kasi posible naman kung nagtatambol, siguro maririnig namin dito. At saka actually, hindi rin talaga namin maririnig kasi yung kulong talaga kami dito sa loob ng bahay namin. And then, maingay din yung electric fan. Dito, malamig na dito guys, sa labas, pag sa labas ka. Pero pag dito ka sa loob ng kwarto namin, medyo igang pa. Kaya, nagagamit pa rin kami ngayon ng electric fan sa loob. Pero number one lang, isang electric fan lang yung ginagamit namin. Kasi po, sa hindi ko pinubuksan, igang pa dyan, mainit pa talaga, mararamdaman mo pa yung inano taong-taong dito, mararamdaman mo pa yung init ba, kumbaga. So, yun nga guys, sinabi niya sa akin. So, sabi ko naman sa kanya, baka hindi naman sa maisan, sabi ko ganyan. Pinilit ko pa talaga, baka dyan lang sa labas ninyo, kasi yung sa labas nila guys, sa may balon, is, ano, walang ilaw, tapos medyo maraming ano din yun, puno ng kahoy, yung ganun, alam mo yung
Tapos, sabi niya naman sa akin, hindi. Pinilit niya talaga din na hindi daw sa likod ng bahay nila. Sabi niya, dito daw talaga sa may isan. So, yung habang nagkukwento naman siya, natawa ako dito sa panganay ko kasi nakikinigrab din yung kinig niya. Parang yung panganay ko kasi, parang sim lang din siya sa akin, diba? Na gusto niya yung mga ganyang istorya, gani ba? Pero di naman ako naniniwala, yung ganun. Na kagabi, pinatay ko kasi yung electric pan na siguro mag-aalauna ata yun ng gabi. Oo, mag-aalauna. Pinatay ko kasi naramdaman ko na yung lamig ba, kumbaga. Tapos si RG kasi ilang days na siya na puro iyak pagkagabi, guys. Yung magigising siya pagka kalahating gabi, minsan 12, minsan alauna, yung ganyan, minsan naman alas 2 hanggang alas 3, hanggang umaga na yun nag-iiyak. Tapos ang akong ginabuhat sa iyaha, ginahilot-hilot na ko ang iyahang, ay hinilot-hilot ko yung ano niya ba, yung likod niya, tapos yung dyan niya, hinilot-hilot ko ng panda, hinahon yung, parang basta yung hinahon lang yung paghilot ba. Pagkatapos nun, hindi talaga tumigil. Magigising yan si RJ nang umiiyak siya ng mga ganong oras nga. Tapos kadalasan talaga mga alas 2. Matutulog yan siya ulit. Matutulog siya ulit mga alas 3. Saglit lang yan. Tapos gising na naman ulit siya. Matutulog naman yan ulit mga 6. Yung ganun. Kaya ako talaga wala talaga akong anong tulog ng maayos ba. Kaya pagkatanghali, pag may time ako talaga matutulog talaga ako. Guys, bawiin ko talaga yung oras ko. Kasi medyo maglipong-lipong mangyog ko, no? Kanang-kanang kulang tagtulog, malipong-lipong jud ta. Pero di ta makakuan, kaya lisod yun yung wagan itay kuan. Kung dati, nagsagulan niya akong istorya. Pasensya na kayo, nagbisaya na ako. Kung dati, pag ganito, nagpapalit-palit kami ng asawa ko. Pero ngayon, ang hirap, pag ikaw lang yun talaga mag-isa, alam mo yun. Pero laban lang, day. Laban lang, day. Kanina, hindi nga talaga ako dapat pupunta doon kasi sabi ko, si RG, hindi maganda yung pakiramdam niya. Iyak siya ng iyak. Si RG, iyak ng iyak. So, hindi na muna ako pumunta dito. Yung ganun. So, tanghali na kami nakapunta doon. Mag-aalauna man ata. Yun, or alas 2 ng tanghali. Napunta kami doon. Nakauwi kami dito mga alas 3:30. So, pag-uwi na muna kami saglit. Actually, hindi niya talaga sana kami pauwiin. Nina auntie. Kasi nga daw, dito na lang kayo magtambay. Buong araw din kami wala kuryente, guys. Simula umaga hanggang gabi. Gabi na talaga dumating. Medyo madilim na bago dumating yung kuryente namin. Kaya nagdali-dali ako yun. Ubusan pa yung tubig, yung water dispenser namin. Ubusan. Tapos yung stock namin sa CR na tubig sa baldin, ubusan rin. Imbis na maglaba ako, hindi natuloy. Yun na. So, tapos napunta kami doon. Pero pag uwi na namin dito ngayon, hinatid naman na kami ni na auntie. Tsaka tatlong tao yun ang hatid sa amin. Puro, dalawang babae at tsaka isang binata naghatid sa amin pa uwi dito. Kasi, parang, hindi rin sila kami lang yung maglalakad. So, sinamahan talaga nila kami, no? Ano, pasalamat naman kami, eh. Sige, enjoy naman yung pagpunta namin doon. Parang naramdam mo yung, alam mo yung may mga kausap kayong ganun. Sinabi niya sa akin yung dalagita. Nagulat din ako kasi kagabi din. Hindi naman narinig yung ano. Gahin na to, patay yung electric pan pero naririnig mo talaga. Kung may kalabog lang sa labas, maririnig mo talaga. At saka, kagabi narinig ko niya may kumalabog sa labas. Sa ano ba? Sa yero, may kumalabog. Tapos ang daming aso, ang daming tunog ng ano yun, pox ba yun? Ang daming tunog ng pox dito lang banda sa side na to, guys. So grabe na, nagkatag-katag ang tingog ba. So si RG naman iyak, itudo ng iyak. Tapos yung mga aso, tudo ni ng sigaw. So parang nanimbaw jud akong balihibo, pero di wa man ko nahadlo kay murag safety man ko, kaya naman may sasulod. At least nakalak yung mga pintuan lahat. Okay lang yun. So, kaya nga talagang gustong-gusto ko talaga lagyan ng ilaw itong sa kabilang pintuan namin sa may kitchen. Kasi makikita ba? At saka sa likod, kahit isang ilaw sa likod. Pero yun nga, baka next time magagawa na natin yan. So, taglamig na. Enjoy na muna natin yung winter ngayon.
So, good night everyone. Pasensya na kayo ngayon ako nakapag-upload. Good night everyone. Bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sana mag-enjoy kayo sa aming kainan ni Ayman at ng mga bata sa banding ng mga auntie namin. Good night. Okay. 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 Ito yung handa nila guys, tinapay. Yan, tinapay. Tsaka ito. Masarap to. Yan. Tsaka ito. Ito yung pinaka-paborito ko. Ang sarap nito kayo. Mata isto? La. Share mami. Share mami, okay? No share. Baujo? Share mami gare. Ma share gare no baujo. Kina hali to ile khala. Nahi se arin gusto nang gusto ni arin nito ayun. Ay hindi man siya makita. Ke banun sa baujo de sina de sina. Ayan, gusto ni arin. Si Ayman naman is ito. Halua. Kheer, puri, achar. Ah, yung kheer yung pinakagusto ko guys. Ito yung kheer. Ayan. Kheer. Kain po tayo. Roti. Roti tan sa te. Arulay. Alu? Hojo. Arul. Hojo. Gulgula. Gulgula. Gula. Gula. Mami, hi mami. Hi garbi. Hi garab. Mobile ma hi garab. Hi garab. Sorry. Kaya muna tayo guys. Ay, sige. Ran, mami, mga bulidin ba na? Ay ba? Bulidin ba na?
तिम्रो बुढी भइसकेको छ नि बुढी भनि tingnan nyo dito guys oh. May taninim din sila dito na ano, palay sa harap ng bahay nila. Ayan. Tsaka may aloe vera din sila. Ano? Din may isang pirasong mangga dito. Tapos may nakita akong sito. Malaki yung bunga ng sito. As ano yun? Malaki yung bunga ng sito. Kanina. Ito. Ayan o. Ang laki at ang haba pa. Ayan, meron ba? Doon pa sa dulo. Sa meron. Tsaka ayan, may mga sili rin sila. Kami, may sili naman kami. Ito rin kaya sili rin kaya ito. Ayan. Ano kaya yung tinanim nila dito? Yung tanim din sila dyan ng ano ng onion. Onion. Tapos ito mustasa. Mustasa. And then ito lahat dito is cauliflower. May onion dyan dyan. Pagbakit ako rin sa inyo, may rose din sila dito. Pero bakit yung rose nila, iba-iba yung kulay ng bulaklak. Ayan o. May ganito yung kulay, pink. Pagkatapos, may red din. Ayan. Pagkatapos, may puti din. Ayan. Hindi ko alam kung isang puno lang ba ito sila. Ay, hindi pala. Yung puno pala nito is iyan. Yung ito naman yung pink. Ayan. Is itong malaki na puno. Hindi nyo sa isang puti. Yung ito rin. Malaki ng bahay. Nakakatakot pag mag-ano dito ng malaking bahay. Saka yung tao dito eh. Yung tao dito eh. Yung may second floor na bahay ba? Basta yung matataas sa ganyan, no? Nakakatakot kasi once na maglindol dito, talagang basta, pag malindol dito, kakaiba yung lindol dito. Eh. Sa tagal ko na dito, dalawang beses na ako nakaranas ang lindol dito. Noong una is yung 2020, manata yun. Yung pangalawa, yung kailan lang yun. Last week, manata yun. Doon din o, tignan nyo din o yung sito doon.